ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na di nagbabago, Diyos na makapagyarihan at magagawa ang lahat ng bagay. Pinupuri ka namin, pinagkakatiwalaan ka namin at inaasahan ka namin. May gagawin ka sa aming buhay sa gabing ito. Ang lahat na may sakit ay yung pagagalingin. Yeah.
Yan, ibig sabihin, talagang talaga na. Tibo. Yan. So ngayon po ay tibo nyo. Okay? Kaya ako po ay naniniwala. Lahat ng nandito, pag-uwi mamaya sa bahay, may himala kayong madalan. Maniwala na kayo! Maniwala na kayo! Maniwala na kayo! Maniwala na kayo! Maniwala na sa inyong paniniwala. At ayon sa inyong pansamparataya sa Diyos. Amen! Makinig po kayo. Ang Diyos ay nangungusap kapag ko nagbabasa ng Biblia. Sabi ng Bible, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Mga tao tayo. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw ang nagpatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paruroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paruroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang aking hatol. Sabagat hindi tama at sabagat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Ama nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kasangkautusan na dapat tanggapin ang pagtuo ng dalawang tao. Nagpapatuto ako tungkol sa aking sarili at nagpapatuto rin ang Amang nagsugo sa akin. Kaya siya'y tinatanong nila, saan o nasaan ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala na ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri. Kay Alden at kay Alden ang
request. Itaas ko ang inyong mga prayer request. At magtiwala kayo sa Panginoon. Answer prayer na. Answer all our prayers. Amen.
yung sinabi sa tema ng inyong pong anibersaryo na mahalaga. Na ang sabi po, doon sa tema ng anibersaryo nyo, doon po sa John chapter 8 verse 12. Sabi ng John 8 verse 12, tingnan nyo, okay, makinig, dito ang tingin, makinig, sabagat nasa paikinig po ang pagtanggap, at nasa pakikinig ang paglago sa pananampalataya. Sinabi po yun, nasusulat sa Roma 10:17. Roman 10:17, sabi on, faith is coming by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalatayaan niya ay nakukuha sa patuloy na paikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, makinig. Dito sa John chapter 8 verse 12, ang sabi ng Bible, huli ng salita si Jesus sa mga tao, wika niya. Ito ang wika ni Jesus. Iuwi niyo po ito. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabihin niyo nga. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi ni Jesus, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Sabihin niyo nga. Sabi ng ibang sa
walang taring makikinig, walang panahong makinig ng salita ng Diyos. Lumipat ako kanino na itinatag ng tao. Ngunit tandaan niyo po, ang Catholic Church ng tinatag ng Kristo. Mula sa Jerusalem, ito ang sinabi ng Kristo sa Matthew chapter 16, verse 17, that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Ngayon ay tayo Pedro! Hoy Pedro! Ikaw ay Pedro! Sa iba po, ang sinabi ng Kristo ay ang aking Iglesia.
They don't listen to the word of God.
Ang kanya sa ito, sa YouTube. At ang sabi ng Panginoon, ang mahigit po ng babae nito, ang dalayan. Sabi ng Panginoon, sa mga lagat, sino humit ko sa akin? Alam ni Jesus, kung sa hihihit po, alam ni Jesus, because it is all knowing God, yung po ang attributes o yung katangian ng Diyos, hindi siya tulad ng tao, hindi natin alam ang iniisip ng bawat sa inyo. Ngunit ang Diyos, alam na alam ang inyong mga problema. Salita ng Diyos. Ang taong problematic, ang taong asthmatic, at ang taong walang atik. Kapag po nakarinig ng salita ng Diyos, yung plano niyang magpakamatay, yung plano niyang magnakaw, yung plano niyang gumawa ng masama, nababago ang kanyang mga plano kapag narinig niya ang bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos. It is the life of our daily living. Mga kapatid, ay napakahalaga po ng liwanag sa landas ng buhay. Amen. 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 Amen.
Siya ang presensya ng Diyos.
isang advertisement, ang langit sa lupa ay ikaw at ako. Ang langit sa lupa. Kaya ba, huwagin, tandaan niyo po, finally, life, it is a symbol of salvation. Kaligtasan. Sabi ng pananakasulatan sa Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan. At wala ibang pangalan, no other name, wala ibang pangalan ibinigay sa sino man lamang sa ikaliligtas ng marami. Kundi sa pamagitan ng ganap na pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoon Jesu Kristo. Maraming ang kaligtasan na ating tinanggap ay buhay ng ginawa ni Kristo ang kanyang Paschal Mystery. Nang siya'y mamatay sa krus, nang siya'y mag-aray ng buhay, at nang siya'y muli mabuhay, tayo lahat ay naligtas.
Father, anak mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.